Diyos ko, nandito na pala si Melissa. Nandito na ang totoong ina ni Angelica. Mawa ka naman, Elijah. Matitiis mo bang palaging inaapi ang alaga mo? Bulungan mo na lang si Aling Marin na lumaban. Meron sana akong ibang plano. Gusto ko sanang mag-practice sa public attorney's office. Gusto ko kasing makatulong sa mga mahihirap eh. Kung yun ang gusto mo, sige. Ikaw ang masusunod. Yung isang babae na abutan ko, binubog ng asawa, daman yung anak, kawawa na naman. Nasaan sila? Tama ba turuan yung bata ng kalaswaan? Ganyan ba tingin mo sa akin, Arman? Masamang impluensya sa sarili kong anak? Ako nga pala si Melissa, isang kong abogado. Nagtatanggol ako sa mga karapatan ng tao at sa mga taong naaapi. Para din po pala kayong anghel. Ano po ba? Mahilig din ako sa mga anak. Parehas po pala tayo. Talaga? Kaya lagi ko po tundali. Saan mo ito nakuha? Misis, kayo ho bang nanay ni Angelica? Oo. Ako ang nanay ni Angelica. At hindi ko na itutuloy ang pagsampa ng kaso. Bakit po kayo umiiyak? Anak, mahal na mahal kita. Ayoko mo, wala ka sa akin. Bakit ba nakatatakot siya? Ganun talaga minsan, yung mga babaeng abusado, bigla-bigla pinanghihinaan ang loob. Halika na, may dalawa ka tayong kaso nga si Kasuna. Ba't ka na lang? Nay, bakit po kayo ganyan kapagsalita? Eh, hindi naman po ko mawawala sa inyo. Umatar si Aling Maring. Paano kung sakta na naman siya ni Roberto? Dapat hata, hindi ko binulungan si Aling Maring. Dahil sa ginawa ko, nagbago hata yung kapalaran ni Angelica. Elijah, hindi natutuwa si Ama sa ginawa mong pakikialam sa buhay ni Angelica. Manong, nagsisisi na po ako. Hindi na po mauulit. Alam ko, naiintindihan kita, Elijah. Pero, dapat ipangako mo na hindi na mauulit yan, ha? Alam mo, hindi natin pwedeng pangunahan si Ama. Dapat magkaroon tayo ng tiwala na lahat ng nangyayari sa buhay ni Angelica ay may dahilan. Ako. Halika, pasyal tayo. Halika! Tara, ibibili kita ng ganito. Tara! Kahit mapaglaro ang kapalaran sa ilalim ng kalungkutan kasi pagalitan ng dito kong ini? Ako nga rin eh. Siguradong patay ako dun. Okay lang yun.
Masaya naman tayo kanini. Alam mo ba, ikaw yung BFF ko? BFF? Ano yun? Di ka ba nanonood ng TV? Best friends forever yun! Sanjeli ka talaga, oh! Sino kasi yung batang yun, oh? Kailan naman nagmamadali, eh? Saan ba si Angelica? Nay! Anak! Nay! Anak, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Saan po tayo pupunta? Anak, aalis tayo. Kailangan natin lumayo dito bago nila tayo matuntun. Eh, sino po? Huwag nang maraming tanong. Basta aalis tayo. Eh, paano po si Itay? Babalikan ko na lang ang tatay mo. Ang importante, malayo kita dito. Sige na, kunin mo na yung kailangan mong gamit. Sige na, para mabaon mo. Tao po, Aling Maring. Gandang gabi po. Anong ginagawa niyo dito? Sinusundan niyo ba ako? Naku, pasensya na po, Aling Maring. Kinuha namin yung address niyo dun sa presinto. Kailangan kasi kayong makausap nitong kasama ko. Tungkol saan? Tungkol ho sana sa kapakanan ng anak ninyo. Aling Maring, sigurado ho ba kayong ayaw na ninyong magsampa ng kaso? Baka ho kasi saktan ho uli. Angelica, saan mo nakuha yan? Ah, ito po. Ah, napulot ko lang po ito sa kasada. Yung nagkaroon pa ng panggaan sa labas. Yung nakasakay doon sa kotseng yun. Doon ko na iwala yan. Naku, hindi po ko magnanakaw. Naku, alam ko yun. Nawala ko kasi yan eh. Tapos ikaw naman ang nakapulot. Siguro, merong dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yun. Siguro, ako ang tinadhana ng Diyos para maging guardian angel mo dito sa lupa. Tek, sandali nga. Ano ba talaga ang kailangan nyo kasi? Aling Maring, kung hindi ho sana kayo magsasampa ng kaso, sana naman ho, payagan nyo ho akong mabisita si Angelica dito paminsan-minsan para lang ho akong makasiguro na okay ho siya. Bakit mo naman gagawin yun? Ang karapatan mo. Bakit? Social worker ka ba? Eh, di ba sinabi ko na nga na hindi ko kailangan ng tulong ninyo? Kung pwede, umalis na kayo. Umalis na kayo! Ganamit. Ikaw? Kilala mo ko? Paano mo ko nakilala? Eh, kilala ka niya kasi... Sinabi ko sa asawa ko na ikaw yung makulit na, ano, na abogado doon sa presinto. Eh, di ba sinabi ko na nga na hindi na ako magsasampa ng kaso laban sa asawa ko? Kaya pwede umalis na kayo! Alis na! Ika na. Sige po. Ano pa yung... Hey, Koy! Sasampa mo akong kaso? Hindi noon sa ganun, Berto. Doon mo nakita si Melissa. Berto, kailangan na natin umalis dito. Kasi baka mamaya bumalik pa sila ulit eh. Hindi tayo aalis dito. May plano ako. Magagamit na rin natin si Angelica. Berto, nakikiusap ako sa'yo. Kung pwede. Kung ano man yung iniisip mo, kung ano yung balak mo, huwag mo nang ituloy. Para mo ng awa. Pag-ibig ka! Ilam ka pa. Pasensya ka na kanina. Ba't ganun ang trato mo sa akin, Arman? Kahit kailan, hindi ko nilihim yung nakaraan ko.
Hindi ko tinago kay Kaloy. At hindi rin sa'yo. Pero kahit ganun yung pinanggalingan ko, nagbago na ako. Maaring may mga kaibigan ako sa club, pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko mapariwara yung anak ko. Alam ko naman yun eh. Aminin mo nga sa akin, Arman. Bakit ba ako niyaya yung magpakasal noon sa Wes? Dahil mahal mo ako? O dahil nangako ko sa pinsan mo na hindi mo kami papabayaan ng anak mo? Dito, bilisan mo. Janelis ka. Basta na ba yung bag ko? Bilisan mo. Saan kayo pupunta? Tatakas kayo. Ha? Hindi. Hindi, Berto. Hindi. Ha? Huwag mo akong gagagawin! Magkapakailan! Maawa? Sinisira mo ang diskarte ko! Ha? Pera na, gagawin mo pang bato! Ayaw ko kami! Sumilang! Basta! Tignan ko lang kung makatakas ka ngayon siya. Tama na po ito! Tama na po, Tay! Tama na po! Tama na po na kami! Sa susunod, na itatakas mo ang bata, mas makakatikim ka sa akin. Ha? Oh, Tay, tama na po. Tama na po. Kita dito sa picture yung mga pasa ni Angelica. Kawawa naman yung bata, no? Paano magagawa to ng isang ama sa sarili niyang anak? Ako eh, baka hindi niya totoong anak. Paano mo naman nasabi? Hello? Mel! Nakita mo yung tsura ng Bertong yun? Mukhang mga anak niya si Angelica. Di ba hindi? Eh kung ganun man, ano ba ang dapat mong gawin dito sa bata? Eh, mali mo nga kasi nga, baka anak yan ni Aling Maring sa ibang lalaki. Chicks, gumagawa ka na ng kwento eh. Mabuti pa siguro, tumawag na lang tayo sa DSWD para matulungan na natin si Angelica. Hala? Hindi ka naman masyadong involved sa kasong yan, no, Mel? Oy, payo ko lang to sa'yo, ha. Marami ka pang kasong hahawakan sa karir mo bilang abogado. Eh, ikaw. Dapat turuan mo yung sarili mo na huwag masyado na-attach sa mga ganyan. Ikaw mahihirapan. Ano ka ba? Alam ko na kung sinong guardian angel na sinasala. Katabi mo siya ngayon. Dahil ako yun. Handa akong kontaktod ka kahit ano. Oh, man. Swerte-swerte ka naman. Isipay na lang mo. Anak ka sa may iba. Hindi na tayo magkakahiwalay pa muli. Hindi naman ang gusto ko eh. Gusto ko, kahit sibling buhay lang tayo, basta ikaw, ako, tsaka yung baby natin, magkasama tayo. Yun lang ang sayang-saya na ako. Handa naman akong tumulong, Arne.
Dadalhin ko dito marunong mo sa Maynila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagaling na doktor. Pero sa isang sangkuso, huwag ka na magpapakita sa kanila. Melissa! 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 Sir, ayos lang kayo. Parang alam na hiniisip niyo. Hindi, may naalala lang akong hindi nagawang trabaho. Sama mo na lang ako. Tay, pangulo niyo na po ako dito. Tay, maawa na po kayo sa akin. Tay! Ito, tama na. Maawa ka naman sa bata. Umiti ka, umiti ka! Berto, tama na. Tigilan mo na. Hindi! Pag hindi kang umiti, tatamaan ka sa akin! Hindi! Paano mo nang awat? Tigilan mo na yung bata! Guardian Angel! Maawa kayo sa akin! Sana tulungan niyo ako! Hirap na ako! Sana turungan niyo talaga ako! Wala ka bang gagawin? Ikaw mo naman! Di ba pinagsabihan ka lang ni Mama? Ito naman yung parang dumadaan lang. Gusto ko lang makita ang kaligayan ni Angelica. Ikaw, hindi mo ba siya tutulungan? Nangako kung hindi ako makikialam. Kahit kausapin mo lang siya para hindi siya masyado malungkot. Angelica! Angelica! Guardian Angel, ikaw ba yan? Hindi! Si Michael ito! Huwag ka na mag-alala! Ito, may regalo ko para sa'yo. Dali, halika na! Tawagin mo na. Baka makita pa tayo ng tatay mo. Thank you, Michael, ha? Ang sarap nito. Angelica, tumahan ka na. Huwag ka na mag-alala. Dito lang ako sa labas, oh. Hindi kita iiwanan. Babantayan kita. Tingin ka na nga dyan. Naman kasi. Huwag ka na umiyak, ha? Ha? Tawa na. Thank you, Michael. Sir, ano talaga ginagawa natin dito? May tinitignan lang ako. Sanang makausap ka. O saan? Meron kasing bata doon sa kasong hinahawakan ko ngayon. Alam ko bakit, pero hindi ko makalimutan yung bata. Siguro kasi naaawa ako sa kanya. Jonas, tulungan natin yung bata. Sandali. Weird. Meron nag-MMA sa akin picture ng bata. Bata? Mm-hmm. Hello? Ito ba si Jonas Alejandrino? Yes, sino to? Natanggap mo ba ang litratong pinadala ko sa'yo? Oo, bakit? Anak yan ng asawa mong si Melissa. Pero pinaniwala mo, patay na ang bata, di ba? Pero ang totoo, buhay ang bata. Ano, gusto mong pabang malaman niya ang sikreto mo? Tama, ayoko. Maganda ka na magbayad. Magkano? 500,000 piso. Maliit na pera lang yan. Para sa tinatago mong lihim. O kung gusto mo, pasasabugin ko na lihim mo.
Sige, sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Madali ka naman pala kausap. Maganda ka magbayad mamayang gabi. Ano, Manny? Believe ka na sa abilidad ng asawa mo? Nahanap ko na ang number ni Jonas, Alejandrina na yan. Pero Roberto, dapat hindi mo ginawa to. Ha? Napakaliit na bagay ng 500,000 na yun para sa mga Alejandrinong yan. Maning-mani yun. Sino yun? Wala. May kailangan lang akong bayaran sa opisina. Ano nga uli yung tungkol dun sa litrato ng bata sa phone mo? Ha? Inaanak ko. Patingin naman. Hindi na, hindi mo naman kilala eh. Yung bata pa na gusto mong tulungan, pag-usapan natin pagbalik ko. Muna na ako. Sir, kain tayo. Sige, salamat. Dito, yung pinunta natin bahay kanina, huwag mo na sana sabihin sa grupo. Sir. Sino yung babae yan, sir? Di ba yun yung babae yung tinatanong natin kanina? Sir, hindi naman sa nanghihimasok ako. Pero, kaya ko naman natanong kasi may usap-usapan sa presinto. Hindi ko dapat malaman yun, ha? Usap-usapan? May babae daw kayo. Ako, may babae? Paano naman nangyari yun? Ewan ko, sir. Siguro nakikita nila pagtrato nyo sa asawa nyo. Anong ibig mong sabihin? Sir, pumupunta sa presinto. Kaya nyo siya nandun. Pumupunta naman siya, pinapaalis nyo kagad. Baga parang kinakayaan nyo siya. Kaya naisip mo ibang tao dito. Babae daw kayo. Kamusta ka, anak? Ha? Anak, pagpasensyahan mo ng tatay mo, ha? Bakit niyo po ba ko siya kukunulong? Ano po bang nagawa kong kasalanan sa kanya? Anak, wala ka namang nagagawang kasalanan sa tatay mo, eh. Ano? Natatakot lang yun kasi baka mailayo kita sa kanya. Ako din naman po eh. Natatakot mawawali kay tatay. Kahit po kinulong niya po ako, kahit po sinakto niya po ako, mahal ko pa rin po si itay. Mabait-bait mo talaga, no, anak? Talo mo pa ang isang anghel. Ano? Alam ko nagugutom ka na. Halika na. Kain ka na, ha? Halika. Dito na ako. Pasokan dyan sa kaliwa. Diyan mo lang ilagay. Binabalaan kita. Huwag akong lolokohin. Ikaw ang binabalaan ko. Tumupad ka sa usapan. Dahil kung hindi, papahanap kitang gago pa.
Uy! Ising! Berto, huwag kang magalit na binuksan ko yung pinto. Pinakain ko lang tong bata. Dapat lang. Dahil yan ang susi natin para sa magandang buhay. Tingnan mo ta. Pinigyan ka na ni Sir Jonas ng pera. Berto, siguro dapat umalis na tayo dito. Ha? Bakit ka ba nagmamadali? Iinom pa ang tropa ko. Oh, eto. Bonus mo. Tago mo na. Si Mang Potpon. Ako ang taga-sundo mo. Nasaan na po ako? Sa bago mong tahanan. Charity, bumalik ka dito! Ay! Charity! Sinasabi ko sa'yo, bumaba ka ngayon, ah! Ano ba kasi yung nai? Dala-dalaga mo na, hindi ka pa rin nag-aayos.